Ayan. So, hi guys. Good day. Good morning sa inyo lahat. At today guys, meron tayong another tutorial. Ituturo ko ngayong araw guys kung paano maglagay ng Blue Badge kay Facebook page or Facebook account sa mga account ninyo. So, paano ma-verify ni Facebook ang inyong account? So, kung nakikilala nyo siya guys, si ang owner ng Facebook, yung siya. So, nakikita nyo naman, meron siyang check or blue badge sa kanyang profile. At yung mga sikat na mga artista or singer, dancer. So, tuturuan ko ngayon guys kayo kung paano siya malagyan ng verified or blue badge Facebook. So, ang tuturuan natin ngayon guys ay sa Facebook account natin or sa main account natin sa Facebook. So, ganito lang kasimple guys. Unang-una, itap nyo lang yung app na Facebook. Then, so yan, mapupunta kayo dyan. Tapos, itap nyo yung profile ninyo. Ayan. Then, scroll down. Scroll down. Itap nyo itong help and support. Tap help and support. So, makikita nyo dyan guys, sa baba. Sa help and support, makikita nyo yung help center. So, yung help center, itap lang natin. So, ayan. Napupunta kayo dyan, guys, sa ganyang dashboard. No? Sa search, itype mo dyan how to verify. So, ayan. Lalabas din naman siya agad, guys. How to verify Blue Badge. So, itap nyo lang yan, guys. Bago nyo siya guys, bago kayo mag-fill up ng form, so basahin nyo muna na maigi yung nakasulat dyan. So guys, kailangan dito guys, or popular or yung medyo sikat. Subukan natin siya guys, sinubukan ko siya guys, kasi meron din naman sa ngayon, meron din naman kasi nabiverify ni Facebook na hindi pa naman sikat guys. Scroll down pababa. Kung mababasa nyo dyan guys, meron dyan fill out this form. So, itap nyo lang yung fill out this form. At mapupunta kayo dyan sa ganyang dashboard. Ayan. So, yan guys, yung fill upan ninyo. Yung itap nyo lang tong what are you verifying? Itap nyo lang tong profile or kung profile, page or page. So, step 1, confirm authenticity. So, guys, kailangan sa inyo talaga yung account na yun. Kayo ang nag-verify. So, kailangan sure na sure kayo, guys, na yun talaga yung account niyo. Kayo ang owner. So, kasi magpapasok kayo dyan, guys, ng mga documents. So, document types, meron tayo ditong driver's license. Kung may driver's license kayo, guys, so, mas maganda, yun na lang yung ipapasa. So, sa akin kasi guys, yung UMID or tax. So, pinasa ko yung tax ko. Then, sa kasamaang palad ay hindi tayo na-verify guys. Hindi naman tayo sikat pa. Then, itap nyo itong choose file. Then, mapupunta kayo sa dashboard, sa gallery ninyo o sa yung mga photos. Then, i-tap nyo lang yan kung anong ipapasa nyo guys. For example, yung driver's license. So, kung driver's license, guys, kailangan ipasa nyo dito, submit ninyo ang inyong mga driver's license card. So, pag okay na yan, guys, punta muna tayo sa step 2. Notability. So, sa category, guys, dito, ang ilalagay natin dyan sa category ay itong digital creator, blogger or influencer. So, kung influencer kayo or blogger. So, nasa inyo guys kung anong papasa ninyo dyan. Kung nasa ang kategory kayo. So, pagpalagayan natin guys yung digital creator. So, ayan. Digital creator. Then sa country guys, siyempre ang ilalagay natin is Philippines. Di naman po nilalagay yung China. Diba? So, Philippines, guys, itap nyo lang yung lalabas dyan na Philippines. So, ayan, nasa screen, lalabas Philippines. So, itap nyo lang yung Philippines. Then, sa audience, guys, dito sa baba, sa optional,
So, optional guys. Optional lang naman siya guys. So, kahit hindi na natin siya lagyan, o mas maganda kung lalagyan na natin. Kung bakit kayo ipa-follow ng mga tao sa inyong Facebook profile or Facebook page. Ano ang kanilang interest? Bakit kanila ipa-follow? Ano mga kuha at natutunan nila sa iyo? So, ganun lang kasimple guys. Tapos dito sa baba, so, pwede ka nang maglagay dito ng pangalan na organization or page. Represent yung pakilala mo. Then, yan. Optional lang naman siya guys. So, kung hindi natin lalagyan, hindi natin siya lalagyan. Then, dito sa link 1, so, ilalagay mo dito yung link ng mga social media accounts mo. For example, yung page mo. Yan, ilalagay mo dyan. Sa akin, ilalagay ko dyan yung YouTube ko. Social media accounts. So, other links that show your page or profile. So, ganun lang kasimple, guys. Then, scroll down nyo lang pababa at makikita nyo na, guys, yung send. So, yan. Pag-click natin yung send, masisend na siya doon kay Facebook. Then, naantay na lang natin yung email or notification ni Facebook. Then, pag nasend nyo na siya, guys, meron kasi ako dito, guys, sa notification. Dahil, nung nag-try ako mag-verify ng aking account, ay nag-notify sila sa akin after 3 hours. So, nag-notify sila sa akin. At yan nga, guys. Sa kasamaang palad, guys, ay hindi tayo na-verify ni Facebook. Dahil, hindi pa naman talaga tayo qualify. So, pwede kayo mag-try. Kung hindi kayo ma-verify ngayon, baka next month or susunod na buwan, ay mabiverify na kayo ni Facebook. So, i-try lang yun, i-try hanggat sa magkaroon kayo ng blue badge kay Facebook. So, yun lamang guys ang ating tutorial for today. Sana ay nasundan nyo guys at sana ay may natutunan kayo sa video nito guys. Maraming salamat sa inyong panonood at paalam!